So bakit yung UP, baka pwedeng may paliwanag natin ito, Brother Ernie, sa mga kasamahan natin sa UP. Bakit naman takot na takot kayo sa military? Diba, no? Bakit ayaw nyo nakakita kayo ng militar? Bakit ayaw nyo na yung sundalo ay kasama natin? Samantalang sundalo natin yan, tayo nagbayad yan. So bakit yung UP, baka pwedeng may paliwanag natin ito, Brother Ernie, sa mga kasamahan natin sa UP. Bakit naman takot na takot kayo sa military? Diba, no? Bakit ayaw nyo nakakita kayo ng militar? Bakit ayaw nyo na yung sundalo ay kasama natin? Samantalang sundalo natin yan, tayo nagbayad yan. Diba? Kasama natin yan every time mayroong disaster, sundalo ang kasama natin. Hindi naman yung New People's Army. Yung New People's Army, iaambus pa yung mga militar ngayon na ang kanilang intention ay tumulong, Derni. Yung ambush, merong ambrad na matay dyan, taga UP eh. Graduate ng PMA. Yun. Medical mission. Oo. Inambush. Tinyente pa lang siya. Sipin mo, graduate ng UP, namatay sa ambush ng NPA. Oo. Nasa medical mission. Maraming ganun eh. Hindi ko malama kung bakit pinagtatanggol nila at saka gusto nilang palabasin na sila may control sa UP. Pero kung tutusin, tahimik lang ang Vanguard. Sana nandito si Secretary, Commissioner, ano yan, Cardema? Cardema kasi UP din yun eh. Mas maraming nare-recruit ang Vanguard kesa nare-recruit ang mga komunistang yan. Pero tahimik sila. Tapos, hindi nila madala sa loob ng UP campus yung militar kapag ka nagsisibil military operations sila. Kaya nga eh. Hindi ko maintindihan yun. Ang nakita Brad Ernie, ang nakita ko siguro, yung Vanguard ngayon, baka pwede sila na mag-invite ng mga military na ngayon na pwedeng i-recognize nila. Diba, no? Tapos, papagsilitain tungkol doon sa particular accomplishment na yun. Hindi natin naisip yun, ano? Para yun ang pinapayagaan ng pagkaka-abrogate, yun lang ang mangyayari. Makakapasok ang militar doon, makakapag-propagandize. Yun ang siguro nakikita nila Secretary Loretana. Ito ka ngayon, wala yan. Yung clause na nagsasabing bawal kami pumasok. Patay ko. Tandaan natin, UP, PUP lang may ganyang agreement. Lahat ng campuses ng state colleges and university, walang ganyan. Pero wala kang makikitang yung ngayon nang himasok ang militar sa activities ng ano. Palagay mo, pag may peaceful protest action sa loob ng UP, papasukin ng militar yan at pagdadadamputin yung mga nagrarally. Yung nagrarally sa Mendola, nagrarally sa Scout Circle, wala namang binubuwag ang PNP at saka AFP siya ngayon ah. Kahit na pasista si Duterte ang sinasabi nila sa Mendola, wala naman eh. Yung pang sa loob na UP, bakit gagawin ng militar yun? Tama sila, Secretary Lorenzana, wala kaming mapapala kapag sinupil namin yung pamamahayag nyo. Hindi, magpahayag kayo dyan, magsisigaw kayo. Malalaman naman ang taong bayan kung tama o mali yung sinasabi nyo eh. Diba? Ayun lang yun. Brad Ernie, yung sa pananaw mong yan, sa tingin mo, ilan sa mga UP graduates ang may ganyang klaseng pananaw? Yung mas maraming lumalabas na ganun eh. Mas marami. Kasi nga nagsawa na doon sa, bakit ba pag kayo nasa pwesto, hindi kami makaporma sa inyo eh. Diba? Bakit bawal ang LCAC pero pwede ang mga makakaliwa sa loob ng UP? Pakipaliwanag nyo nga sa amin yun. Tama. Bawal magsabi, ano ba ang mali sa Executive Order number 70? Isa-isahin natin ang provisions nun. Wala naman kayo masabing mali, pero bakit kumukontra kayo? Meron sigurong kulang, pero hindi mali.
Kasi meron pa kailangan doon. Oh. Okay. So diba? Sige. Sana, Brad Ernest, sa inyong mga usapan among you graduates of UP is itong pinag-usapan natin ay makarating din sa kanila. Or kaya, isang paraan pala, Ernie, baka po pwede na mag-invite ka na nasa kabila, kausapin natin dito sa programa natin. Alam ko marami ka naman kaibigan eh. Imbitahan mo kaya dito. Pwede naman yun na, di ba? No? At saka, sino naman si Colonel Samudion na pwedeng pumantay sa kanilang mga pananaw? Ibig sabihin, kailan akong talunin, but para mismo ang tao na makarinig doon sa kanilang mga pinanggagalingan, di ba? Yung pinanggagalingan ng kanilang idea. Maganda yung sinasabi mo. Yung mga bagay na dapat ako mapakinggan din, di ba? No? Oh, Ernie, imbitahan mo sila. Diba? Mahirap silang imbitahan ng bakit? Natakot nilang ma-identify na nakipag-usap sila sa militar. Hindi nga. May gano'n silang takot eh. Baka ma-red tag, ma-ano sila eh, ma-red tag ng mga komunista. Ano ba tawag doon sa Duterte tag? Yung military tag. Nakipag-usap lang ako sa'yo, militar na ako, gano'n ba yun? Hindi. Yun ang kinatatakutan nila. Pero mag-iimbita ako kung kaya ko. Paning na nga sila, no? mga paning na itong mga tao nito, no? Kumbaga, ito yung nagiging dulot ng masamang impluensya talaga ng Communist Party of the Philippines. Nagiging magalitin, madaling magalit, di ba, no? Napaka mayupik mag-isip. Ibig sabihin is, naka-box lang sila. Nakita yan eh, yung karapatan doon sa Southern Luzon. Yung napapagaliatan siya ng isang pare kasi habang pinaghaharap yung 738 Combat Group at saka yung grupo ng karapatan, di kahon sila. Nagagalit yung pare. Sabi niya, maging realistic ka nga doon sa pinag-uusapan natin. Ito yung pinag-uusapan namin natin. Bakit? Kung ano-ano mga binabanggit mo. Kasi nakakahon sila, Ernie, yung mga sasabihin nila, ayaw nilang umalis doon sa box na yun eh. So, yun ang napapansin ko dyan sa grupo ng Communist Party of the Philippines, New People's Army. Ang galing nilang magsalita. Kasi, mga memorize, yung mga nababasa nila, minimemorize nila. Tapos, yun ang sasabihin ng sasabihin. Paulit-ulit. Dali mo siya sa ibang bagay at mawawala sila. Yung realidad na nangyari sa komunidad, yung mga pagbabago na nangyari at mawawala sila. Kaya nga ayaw nila na sa tingin ko ay makipag-debate o hindi makipag-usap dito sa programang ito. Pero sana kahit hindi miyembro ng Communist Party of the Philippines, kahit na yung opposed lang dito sa agreement na ito na pinag-abrogate, tinerminate ng Department of National Defense, sana yun ang mapakinggan natin dito sa programa para magkakwentuhan. Bakit tama sila, Secretary Lorenzana? Bakit kailangan pa natin yan? Wala naman yan. Yan din naman ang ginagawa sa ibang universidad. Kaya nga. Tsaka yung nagpirma noon, hindi mo naman pwedeng itali yung mga susunod ng mga secretaries. Like for example, kung ikaw ay secretary ngayon, may pinirmahan kang agreement. Pagdating ng mga susunod na mga secretary, hindi mo pwede silang pursahin na yung pinirmahan ko ngayon ay dapat ituloy nila. Kung sa tingin ko ay hindi siya mag-a-align doon sa good governance or kaya doon sa policy ko na ang intention ay good governance, di ba, no? Or mag-a-address doon sa problema at current situation, eh bakit ko naman susundin yung agreement na yun? Bakit ko naman itutuloy? Di-abrogate ko na. Di ba? Iti-terminate. Mabuti nga at mayroong official na termination, di ba, no? Ibig sabihin na yan ay courtesy. Kasi pwede mo naman na parang hindi mo na si honor eh. Kasi may mga problema kang nakikita, recruitment. Yung New People's Army ay kasama doon sa mga nagpiplate. Pwede ba yon? Sabihin natin na, Ernie, na may mga talagang miyembro ng New People's Army na kapasok sa UP at sila nakakasama doon sa mga, ang tawag yun yung program, yung mga play. Mayroon bang mga ganyan? Sa tingin mo ba nakakapasok yung mga armado sa loob ng UP at nakakasama sila doon sa mga play nila? Bago magkaroon ng COVID, ha? Nagagawa nila. Nung magkaroon ng COVID, hindi na nila magawa kasi wala namang klase.
Okay. Yun ang isa. Ano. Ibig sabihin na Brad dati, Erwin. Oo, dati. Nagagawa nila yun. Nakakapasok. Kasi, nakakapasok pero wala namang card bearing sa kanila eh. Kaya nga, tapos yung sinasabi nga dito sa agreement, kapag kami na huling taga-UP, kahit saan, sa buong Pilipinas, kailangan ipaalam ng armed forces at saka PNP sa UP. Ang problema, bakit may dala ba ng ID ng UP yung mga yun? Tama, oo. Wala naman eh. I-deny nga nila eh. Tapos ka-identify lang ng militar na, oy, yang, isang yan, yung babae na yan. Buti na, may dala, Gabriela yan eh, sa UP. May dalang ID ng UP. Eh yung iba, paano malalaman ng armed forces sa taga-UP pala ako kung hindi naman ako, kung wala naman akong dalang ID, nahuli ako, itinatanggi ko. Sige, paano mong i-enforce yung agreement? Tama, oo. Marami itong ano, maganda lang basahin to, pero actually ito yung nangyayari naman talaga eh. Binagawa na yan kahit saan eh. Okay, ibang armed forces, ibang universidad, isimulat lang. Oh, bago tayo magpaalam sa ating programa, balikan ko lang yung sinabi mo eh. Kasi sinasabi mo na bago nag-COVID, bago tong COVID-19, yung mga miyembro ng New People's Army nakakapasok sa UP. Diba? Kung sila nakakapasok sa UP, bakit yung military ayaw natin papasukin sa UP? Diba, no? Yung military ay ang taas ng pagrespeto niya sa karapatang pantao ng mamayang Pilipino. Yung New People's Army ay nirape yung mga kasamahan nila. Meron silang history, di ba? Meron silang ang tawag niyan ay yung history nila ng rape ng mga members nila ng durugas, mandurugas. Sila mga criminal sila. Mga ano pang pwedeng tawag natin sa kanila? Mga manluloko itong grupo ng New People's Army. Bakit sila nakapasok sa UP? Samantalang yung military ay ayaw natin papasukin na ito yung tumutulong every time meron tayong disaster. So yun lang naman ang dapat sigurong itanong natin dito sa mga kasamahan po natin na kumukontra na graduate dyan sa UP, and I'm sure na ngayon ay napakataas ng palitan ng kuro-kuro dito. But with this discussion, Brad Ernie, I'm sure madadala mo itong pinag-usapan natin doon sa discussion na yon. At makatulong ito para maintindihan nila na tama itong ginawa ng aming pong Secretary ng Department of National Defense na since ito ay nagagamit na propaganda, tapusin na natin ito. After all, wala naman kayong problema sa military. Ang military ay sundalo ninyo. Mataas ang kanilang acceptance, di ba no? Hanggang dito na lamang at kita-kita tayong muli. Sana po ay huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe sa aking channel para updated po kayo sa mga susunod ko pang mga videos.